makakahinga din kayo ng maluwag-luwag and meron ding room for happiness na nag-aantay para sa inyo. So, tiyagain nyo lang mga kapiksino, maging responsible kayo. Yung iba sa inyo parang feeling ko mas inuuna nyo naman yung trabaho, yung pag-aasikaso sa trabaho. Kasi at the same time, nalilibang kayo and nakakalimutan nyo rin yung mga problema nyo sa kaperahan, okay? And ito, makakapag-usap din kayo ng maayos na to, masasettle nyo rin yung mga gusot nyo sa relationship nyo and magkakabati din kayo nitong person mo kung kayo man ay currently na nag-aaway. And then ganun din naman sa iyong kaperahan, kagaya nga ng sabi ko kanina, yung iba sa inyo naghahanap ng malilipatan or bagong trabaho. So hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ito ang ating full moon kapalaran para ngayong May to June 2023 para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang full moon natin ngayong May, mga kapisi, ay mag-start sa May 5. So Friday yan, GMT. And then, yung next full moon naman natin is sa June 3, 2023. So ang reading na to ay para sa period na yan, mga kapisi. And ang pangalan ng ating full moon ngayong buwan ay Flower Moon, mga kapiksi. Okay? So, shuffle natin yung cards, guys. Hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Virgo. So, ito yung energy ng Moon, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin ko yung energy ng Virgo. Ito. So, Virgo, kayo ay nirepresent ng Queen of Pentacles sa ating spread, mga kapiksi. Tingnan natin yung strongest energies nyo para ngayong season. General reading lang to, guys. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination ng positive and negative energy. Kung naka-resonate kayo sa mga messages, guys, comment down below. So, meron din tayong presence dito ng air signs, mga kapiksi, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, mga kapiksi, no, maaaring may mga bagong opportunities. Yung iba sa inyo, nag-explore, no? Ibig sabihin na nag-explore, naghahanap. Naghahanap kayo ng mga ibang opportunities na may kinalaman sa pera. Pwedeng naghahanap kayo ng trabaho, mga kapiksi. Bagong trabaho or pwedeng additional na trabaho. Or yung iba naman sa inyo, para naghahanap kayo ng side hustle, mga kapiksi. Okay? And ginagawa nyo ito bilang paghahanda. Paghahanda sa, kumbaga, gusto nyo makaipon, gusto nyo maghanda para sa kinabukasan. Baka meron kayo mga pinag-aaral, ganyan, or baka lumalaki yung expenses nyo na feeling nyo kinukulang yung sahod nyo right now, kaya gusto nyo maghanda for a better future, mga kapiksi. And yung iba naman sa inyo, yung reason, I'm sensing na yung iba sa inyo parang gusto nyo umalis sa current work nyo kung kayo ay may current na trabaho, because may mga toxicities, no? Parang hindi kayo masaya sa trabaho nyo. It's either hindi kayo masaya sa ginagawa nyo mismo or hindi kayo masaya sa mga katrabaho nyo, because there may be a lot of toxicities surrounding your workplace. So baka toxic yung environment, baka toxic yung boss nyo, baka toxic yung mga kasama nyo. Hindi talaga maiwasan yun. Minsan may mga kumpanya na ganun, no? Hindi maiwasan, mga kapiksi. So yung iba sa inyo, parang nagtitiis lang kayo right now until such time na makahanap kayo ng ibang mapapasukan. Okay? And tiyagain nyo lang, mga kapiksi, yung paghahanap hanggang sa maging okay na talaga. Yung iba sa inyo, parang feeling ko parang may tutulong sa inyo na parang best friend nyo or BFF kakilala para matulungan kayong maghanap ng trabaho, mga kapiksi. Yung iba naman sa inyo, mga kapiksi, no, parang dumadaan kayo right now sa butas ng karayom. So, ibig sabihin nito, parang may mga pagsubok talaga na pinagdadaanan kayo. Hindi lang ito, guys, sa pera, kundi pati sa trabaho, mga, ay sa ano, sa love life, mga kapiksi, no. Parang both aspect of your life, mapatrabaho man, mapapera, or mapa-love life, parang parehas na dumadaan ng matinding pagsubok, mga kapiksi. Okay, so
ibig sabihin, baka pati yung love life nyo, kung kayo may karelasyon or partner or specific person, baka nakakaranas din kayo ng mga pagsubok or challenges. Which is, palagi ko naman sinasabi sa inyo, normal naman na nagkakaroon ng challenges pagdating sa relasyon. Kasi magkaiba kayo ng personality ng person mo. May mga times talaga na magkaiba kayo ng gusto. Okay, so hindi yun maiiwasan. But then again, mga kapiksi, kapag natapos nyo naman itong mga pagsubok na to parehas sa aspeto ng pera at sa aspeto ng relasyon, makakahinga din kayo ng maluwag-luwag and meron ding room for happiness na nagaantay para sa inyo. So, tiyagain nyo lang mga kapiksi, no, maging responsible kayo. Yung iba sa inyo parang feeling ko mas inuuna nyo naman yung trabaho, yung pag-aasikaso sa trabaho. Kasi at the same time, nalilibang kayo and nakakalimutan nyo rin yung mga problema nyo sa kaperahan, okay? And ito, makakapag-usap din kayo ng maayos na to, masasettle nyo rin yung mga gusot nyo sa relationship nyo and magkakabati din kayo nitong person mo kung kayo man ay currently na nag-aaway. And then, ganun din naman sa iyong kaperahan, kagaya nga ng sabi ko kanina, yung iba sa inyo naghahanap ng malilipatan or bagong trabaho. So, if you keep on persisting, mga kapiksi, mahanap, ibibigay din sa inyo. Medyo matagal-tagal nga lang. Feeling ko medyo slow or matagal yung pagdating nitong bagong opportunity na to na may kinalaman sa trabaho. Okay? Pero huwag kayong mag-alala. Dadating din ito sa inyo. So, sabayan nyo lang ng sipag at syaga, mga kapiksi, syempre pagdadasal. Okay? Alright. Okay. So, comment down below, mga kapiksi, if nakaresonate kayo dyan sa messages na yan. Ngayon naman, tignan natin yung additional na mensahe sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle natin to, guys, naka-flash sa screen nyo yung mga updated offers dito sa ating channel. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksi, offer natin sa mga kapiksi natin na gusto nyo maman o mundad sa magana, maging matagumpay, maging successful sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, money in general. So, ang focus niyang course na yan ay kaperahan, mga kapiksi, kung gusto nyo talagang sumagana at umasenso ng bonggang-bongga, ang course na yan ay para sa inyo, okay? And then yung next na offer naman natin, mga kapiksi, is yung email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So kung meron kayong mga specific na gustong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwede rin naman career or money. Kung gusto nyo magpa-coaching, pwede naman. So, yung usual na nare-receive natin dyan, mga kapiksi, is love and relationship na yung mga gusto magkaayos ng kanilang partner o specific person, maging maayos yung mga relationship nila. Okay? So, basta specific, mga kapiksi, no, pwede kayo magpa-coaching with me. Sa mga interesado, guys, for promos and discounts, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ito yung nakuha nating message para sa inyo, guys. Full moon in Gemini, the answers you need are coming. So, yung mga sagot na inaantay nyo, mga kapiksi, or mga hinahanap nyo, no? Whether sa aspeto man ng kaperahan or sa aspeto man ng pag-ibig, dadating din yan para sa inyo. Ang importante lang is mag-antay, mag-sikap, mag-tsaga, no? Huwag masyadong mainip, ganyan. Habaan yung pasensya. Have an important conversation but stay calm, especially sa relationship, mga kapiksi. Sabi ko nga sa inyo, yung iba nagkakaroon ng problema sa, actually both, no, sa trabaho at saka sa pag-ibig, relasyon. Kung kailangan nyo mag-usap ng mga people involved sa buhay nyo para maayos yung mga gusto at mga kapiksi, kailangan nyo makipag-usap sa kanila, but stay calm, okay? Always be kalmado and always be objective, mga kapiksi, kasi walang nare-resolve yung mga ano, no, yung mga pakikipag-away na pakikipag-usap, no? Kasi kung makikipag-usap kayo tapos makikipag-away kayo, di ba? It doesn't make sense, no? Walang mare-resolve na issues yon, lalo lang lalala yung gulo. So, make sure na stay calm always kapag nakikipag-usap. Don't be superficial, no? Magpakatotoo kayo, di ba, mga kapiksi, dun lang sa totoo.
someone is trying to flirt with you. Have you noticed, mga kapiksi? Meron bang nakikipag-flirt sa inyo? Guys, comment down below if if nakaka-resonate kayo, no? Kung meron talaga mga nakikipag-flirt sa inyo, guys. For some of you need to laugh off this situation and just move on. So, itong mga nakaka-resonate, comment down below kung masyadong alam nyo yun, may mga bagay or may mga circumstances na hindi na dapat siniseryoso, no? Kasi kapag masyado nating siniseryoso, di ba, lahat na lang binigyan ng negatibong kahulugan, lahat na lang in-emote, dinrama-rama sa hapon, di ba? So, may mga pagkakataon na minsan kailangan lang nating deadmahin, pagtawanan lang, no? This too shall pass. Lilipas din yan para hindi masyadong, ano, no? Drama-rama sa hapon yung buhay nyo, mga kapiksi, para magaan lang, mga kapiksi, okay? And then, eto guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina, job applications have good prospects. So, yung mga nag-a-apply talaga ng trabaho, mga kapiksi, and feeling ko talaga yung iba sa inyo, maraming nag-a-apply ng trabaho or naghahanap ng trabaho, baka naghahanap kayo ng malilipatan or baka naghahanap kayo ng additional na trabaho. Meron kasing iba na meron na silang full-time work tapos meron pa silang part-time, and okay lang yun, no? So may mga pagkakataon na pwede yun kung namamanage nyo yung sarili nyo dun sa 24 hours in a day, diba? So, medyo konting sakripisyo lang, syempre, medyo magsasakripisyo kayo ng tulog dyan, diba? Kung mga home-based, madali lang kasi, syempre, hindi na kailangan mag-travel. So, nalilesen yung travel time na ma-maximize yung 24 hours sa isang oras, sa isang araw, diba? So, pwedeng 8 hours kayo sa full-time nyo, tapos 4 hours kayo sa part-time nyo, diba? Kung nasa bahay lang naman kayo. So, take it how it resonates, mga kapiksi. Okay? So, yan ang message para sa'yo, Virgo, ngayong full moon, kapalaran. Yung iyong money, kapalaran for me, kapiksi, ito yung video mo, no? Kung di mo pa napapanood, panoorin mo na. And ito yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.